Nice! Ngayon ay muli na naman tayong madadaan sa Kaibyang Tunnel. Ang lugar po na ito ay nasa sakop ng Batangas. Parang ganun po. Batangas, Cavite, ganyan. So dahil yung kabilang side po ay Ternate. Pero yung papunta po na to, pwede po kayong papunta ng Tagaytay. Ano po? So ito po yung kanyang loob. Second time ko na pong napapadaan dito pagka nagsaservisyo po kami sa aming trabaho sa site. Hindi ko lang po alam kung ilang kilometro po itong Kaibyang Tunnel na to, ano po. Basta at kung mapapansin sa mga YouTube, dati po wala pa pong bahay dyan gaano. Tsaka wala pa ang tindahan na marami. Pero ngayon po, ayan, dumami na po sila, ano po. Pero hindi po yan ang topic natin, ito. Alright, nandito na naman tayo sa ating channel at magbibigay sa inyo ng mga impormasyon tungkol po sa mga preventive maintenance. Ito po yung langis na gagamitin natin at tinakalko lang po yan yung 15W40 at ipapakita ko sa inyo yung mga drain plug upang malaman nyo. So ito po yung ano, pag magde-drain kayo nitong Herman 390, meron ditong mga nakapangalan. Ito po ang engine oil drain niya, may makikita kayo nandito ito. Tapos sa engine oil filter drain, tapos sa radiator drain, ito yung coolant nyo dito. At saka ito yung cooler drain. So ngayon hindi na natin i-drain to dahil last time nag-drain tayo dito. Hayaan na natin tong oil cooler drain na to. So ito yung basic na ginagawa ng isang technician, ano po. Ito yung basic na ginagawa ng technician. So syempre papakita ko sa inyo, meron tayo ritong mga paraphernalia, ano po. So kailangan po natin ng mga luma o gamit na pwedeng pangsalin, lalo na po yung area kapag kamasikip po. Syempre kailangan nyo po ng maliliit na pangsalin. So yun po yung pinakamagandang paraan para po hindi kayo mahirapan. So dahil ito naman pong 390 na Airman, medyo malawak yung space, makakapagsalin kayo ng maayos. Hindi kagaya sa ibang compressor, medyo makitid, mahirap. Lalong-lalo na po yung 750, medyo kailangan yung kumuha ng parang pangsalin kagaya nito. So ganun po yung ginagawa ko, ano? Ito po yung pinaka glass fuel glass separator niya, ano po. So meron po tong parang pinaka plotter niya, ano po. Yung pong nasa loob, yung kulay pula. Makikita nyo po yan dyan sa pinaka glass. So ayun po, ano, tinakpan po natin yung kanyang pinaglalagyan yung engine oil filter. So ito po, itong part na to, kapag maluwag na po yung maluwag yung ilalagay yung engine oil filter, tatagas po yan papunta dito sa mga gilid na yan. So may nabibili na hindi talaga siya parehas dito. Ang ginagawa po namin na paraan para po mawala yung leakage niya. Siyempre kapag umaandar po tong engine ng Airman, ng engine natin, may pressure pong dadaloy dyan. So may tendency po na kumalat po yung langis nyo na bagong chainsaw. So ang ginagawa po namin paraan dyan, ilalagyan po namin ng sealant yung mismong filter, yung engine oil filter, bago po namin i-apply dito. So ganun po yung ginagawa namin. So dito naman po tayo sa compressor oil. So ito po yung tangke ng compressor oil. Ito po yung kanyang pinagsasalinan. Siyempre. At ito po yung drain, merong parang ball valve doon. Ayan. So ito mas accessible pong salinan dahil halos lahat naman po nung sa compressor area, mas madali nyo pong masasalinan. Nakalabas lang po kasi yan. Tapos ito naman po yung kanyang sa diesel tank pag magsasalin kayo. Ito po yung pump ng diesel. Ito po automatic pump po ito, tinatawag.
Tapos yan po yung pinaka cylinder head niya, yung kinagsa pinakatakip. So diyan po minsan nagsasalin ng langis. Pero kadalasan dito. Dito po. Ayan. So yung kabilang side po na yon, yun po yung turbo. Tapos sa engine air filter at saka ito naman po yung compressor air filter, ano po. So sunod po natin itong pinaka injection pump nya. So ito medyo maselan po itong part na to. Kapag may hangin po yung inyong makina, kailangan nyo pong i-bleed dito o sa mga part na to, itong mga fuel line connection. So yan po. Ngayon, lipat naman tayo dito sa coolant, ano po. Pag-usapan naman natin yung coolant o mga klase ng coolant na pwede nyo magamit aftermarket. Pero ito pong ipinapakita ko sa inyo, ito po yung coolant na ginagawa po dito sa amin, ano po. So, sariling gawa po ng company namin yan. Kami na lang po yung nagpo-provide o gumagawa ng mga ganyang coolant, ano po. So, ayan po yung ina-apply ko sa lahat po ng unit natin na compressor o anumang makina na meron tayo dito. So, nakikita nyo naman po yung aking mga video. Marami po tayong hawak ng mga unit o machine o engine, ano po. So, ito po yung mga coolant na pwede nyo mabili aftermarket. Ngayon naman po, papakita ko sa inyo yung pagsasalin ng mga coolant, ano po. So, meron akong imbudo at ganito po yung ginagawa natin kapag magpapalit tayo ng coolant. Yan, kung papansin nyo, yan yung tumatapon, sayang yung coolant. Pero wala tayong magagawa, normal lang po yan na tumatapon yung coolant natin. So, yan po yung aking isa sa mga ginagawa dito sa aming trabaho, ano po. Ang pagpapalit ko po ng coolant, dumidepende po dun sa kanyang running hours na tinatawag o kung gaano katagal na yung tinatakbo ng ating compressor unit sa mga paggamit nito, ano po. So, yan po yung isa sa busy kong ginagawa dito sa aming company. Ngayon, kapag okay na po tayo dun sa pag-PPMS ng itong unit, mapapansin nyo, ayan, ni-start ko na po siya. So, normal na po yung kanyang andar at masisigurado na po natin na muli tapos na yung ating PMS procedure dito sa ating Airman 390 compressor, ano po. So, nagpalit na rin po ako ng mga bagong baterya, kung mapapansin nyo yan. Medyo malaki nga lang po yung 3SM, ano po, sa kanyang lagayan. Yan po. Kasama ko na rin pong nililinis yan kapag nag-PPMS ako. Lahat po ng wiring na yan, pinapower spray ko para muli po magmukha siyang bago. Kasama na rin po ng ating engine. So, dapat ang pag-PPMS, kagaya rin ng pagmamahal mo sa iyong trabaho.
dapat lagi mong tinitingnan yung lahat ng pwedeng pagmulan ng sira, lalong-lalo na po yung dumi sa mismong unit o sa engine. Ano po. So ayan po yung ating Airman compressor na 390. At mapapansin nyo, naririnig nyo, maandar na po siya. Ayan po, napalitan na natin lahat. So done na po yung ating PMS. Ano po, mga boss. So yun po yung maipapayo ko sa isang magme-maintenance ng kagaya nito. So alagaan nyo mabuti yung mga ganitong klaseng unit para in case less po kayo sa mga maintenance na o troubleshooting na mabibigat. Kasi pag na-maintain nyo po yung ganitong mga unit na ginagamit nyo, lalong-lalo na po dun sa iba na nagsisimula pa lang. So napakahirap bumili ng mga pamalit. Medyo mahal po yung presyo nyan. At hindi naman po ganun kadaling kumita ngayon. Ano po? So number one, laging check yung mga dapat nyong i-check. Battery, oil, at saka mga fan belt, coolant, lalong-lalo na po yung mga susiyan at saka yung mga outlet bulb natin. Ano po? So ayan, tapos na po natin na test yung ating running condition ng ating compressor. So maririnig nyo, lakas po ng hangin na yan. Ano po? So yun po yung aking ginawa, niload ko po. Yan po yung procedure na ginagawa ko kapag nagtitesting po ako ng makina, ano po, ng load ng compressor air. So, maraming salamat po ulit sa aking mga subscriber at follower na palaging nanonood sa aking channel. Thank you very much po.